Mapagpangalang araw po mga kaibigan. Motorcycle function switch po, repair po ba o replace? Yun ang ating katanungan ngayon. At ang sagot po ay, kung marirepair, bakit hindi? At ito po ay talaga nga namang marirepair. Pero bago po natin simulan ang video na ito, paki-click lang po ng subscribe button at ng notification bell. Salamat po. Ito po yung ating headlight on-off switch. At itong hawak ko sa kaliwa ay replacement at ang sa kanan naman ay ang original na tinanggal natin. Ang una po natin mapapansin sa original, makunat yung pagka-plastic niya. Samantalang yung local or replacement, malutong. At ang isa pang pagkakaiba nila, yung diameter, mas malaki yung diameter ng original. At sisimulan na po natin katayin ng replacement upang malaman pa natin yung iba pa nitong pagkakaiba sa original. At sa pagbubukas po nito ay mas mainam na lagi maglatag ng telang puti sa ating table para kung sakaling may malalaglag na pyesa ay agad nating makikita. So bali makikita po natin sa loob nito ay 2 parts. No, bali tinanggal ko yung divider na yung kulay red na yun. At pagkatanggal naman, nakita natin yung mga terminals, no? Yan po ang mga contact points niya na nalalagas. At yan po ang dahilan minsan kung bakit nagmamalfunction ng ating mga ilaw at kadalasan napapagbintangan natin. Kaya mga relay at saka ang wirings. Kaya naman ang payo ko, kung bibili rin lang ng replacement, siguraduhin na original na, para pang matagalan talaga. At kaya naman ginawa ko ang video na ito ay para may maiambag naman ako sa inyo at para din matutunan natin kung paano ba mag-repair nito. At ang binubuksan na po natin ngayon ay ang original at di hamak na mas maganda pa kaysa sa replacement parts. O, diba? Sa contact point na lang, talagang dikit na dikit na. Kahit magpatiwa-tiwarik, hindi natatanggal. Ang kadalasan lang naman nagiging problema dito sa mga function switch natin, minsan yung mga spring niya, at saka yung bulita. Siya may bulita so yan sa loob, na minsan ay nadi-displace lang kaya mahirap gumana, mapagana or nagi-stack up. Pero diba ang ganda ng mga contacts niya, no? Talagang dikit na dikit, intact na intact siya sa kanyang case. Minsan kukurap-kurap na yung ilaw natin at tuluyan na itong mamamatay kahit naka-switch dahil madumi lang yung mga contacts na yun, kaya kailangan linis. At ang ginamit kong panlinis ay alcohol. So marami tayong alcohol ngayon. Nag-supply sa aking anak dahil sa COVID-19 pandemic. So chikiner natin yung mga spring and contacts niya kung gumagana ba talaga. No? O diba mas mainam na i-repair na lang yung original kaysa bumili ka ng replacement na imitation. So bubuuin na po natin yon at ganito po ang pag-assemble niyan. So naririto po ang setup ng setting niya. Yung bearing kailangan nasa proper place. Nakatukod po yon sa spring. Yan, para pag switch natin ng on, park light and headlight ay maririnig natin yung click sound. Click, click. Oh, di ba? Pero may click ho talaga yan. May click sound talaga siya. So ito po naman yung kanyang pinaka division. Oh, di ba? May click nga. Ay, sa division pala yun. And finally, yung pinaka top cover niya. O yan, okay na uli. No?
Magagamit na uli natin to ng pangmatagalan. At medyo nakatipid pa tayo, pandagdag din sa panggatas ni baby. Ay, salamat. Narinig din yung click sound. Kala ko mapapahiya pa ako eh. Ito naman function switch nito ay ang tinatawag nating flasher. At dahil nga sa madumi na yung loob, medyo mahirap na yung kanyang movements. Kaya naman, kakatayin din natin ito. Oops, pusher please. Ito pong pusher na ito ay ginagamit sa pagmamanicure at pedicure. Medyo matalas ho ito, kaya ingat lang sa pagsundot-sundot. Sundot dito, sundot doon, suwal dito, suwal doon, tagumpay. Yan na po ang itsura ng loob niya. O, kulay verde na yung tanso, kaya lilinisin uli natin ito ng alcohol na dala ng aking anak at supply ng kanilang kumpanya dahil sa COVID-19. Yan pong sinusundot-sundot ko na yan, yan po yung kanyang contact point. Kailangan ay maganda po yung contact nila sa isa't isa. At huwag pong kalilimutan ang important parts niya, yung kanyang spring at ang bulitas. At ganito po naman ang kanyang setting. Panoorin lang po natin mabuti. Itong function switch na ito ay yung tinatawag nating flasher. Na meron po siyang tatlong setting. Una ay neutral, left, neutral, right, neutral, left, neutral, right, neutral, left. Ano ha? Napagka minsan nakakalimutan na natin na ibalik lagi siya sa neutral pagkakatapos natin gamitin. Malayo na tayo na nakaliko sa isang kanto, nagpa-flashing pa rin tayo at minsan nagiging dahilan ng confusion na nasa sa likuran nating sasakyan. Sana may maka-invento na ng automatic na ganito, no? Okay, top cover na po. Tingnan natin yung pinakabutas niya na tumatama doon sa kanyang pinakahanger. Okay, ayos na uli siya at magagamit na naman natin siya ng maayos sa loob ng mahabang panahon. Okay, right, right, neutral, left, neutral, right, neutral, and go! At ang function switch naman na ito ay para sa ating headlight. Diyan po sa mga butas na yan natin siya susuwalin at ingat lang mga kaibigan sa pagsuwal at baka matangos yung mga lock niya na tumatama doon sa slot. At syempre pa hindi mawawala yung kanyang pinakahanger na nag-guide doon sa ating toggle switch. At kagaya rin ng iba, meron din siyang contact point, meron din siyang bearing or bulitas, at meron din siyang spring. Yan. So yung setting po niya sa pinakalikuran niya. Yan. So laging po natin tatanda ng katapat lang ng mga contacts na yan ay ang linis. Dahil pagka meron na dyan dumi, mahina na yung contact or loose contact na yung ating kuryente. Yan. So yan po yung ating pinaka-setting. At ibabalik na po natin yung pinaka-hanger niya. Doon sa hanger niya, meron tayo makikitang spring. Yan.
Yun po. And then, press hard. So, yun po yung passing. Ito naman yung high beam and dim light. So, kabit na po natin. Madali lamang pong ikabit yan. Just follow the slot and guide. And then, huwag po natin kalilimutan na ang ating mga function switch ng motorsiklo natin ay napakahalaga. At ito ay katulong na rin natin para mapanatili ang safety ng ating pagmamaneho. Maraming marami pong salamat sa inyong panonood. And God bless you all po, mga kaibigan.